tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Narinig ba ang sinabi, ikaw daw ang sadya at hindi ako? Eh, bakit ako naman ang hahanapin niya? Ikaw tong estudyante. Teka, hindi kaya nagkamali lamang? Siguro nga. Teka lang ate, at lalabas na ako ng kwarto para makita at makausap ko siya. Good evening, sir. Oh, naririyan na pala si Iris eh. Iris, gising ka pa pala. Sir, siya po ang itay ko. Sir Jerry, siya po ang teacher ko, itay. Eh, mabuti naman at nakapasyal ka dito sa aming munting dampa. Eh, itay, kasi po, nagsabi ako kay sir na turuan niya ako sa physics. Ha? Eh, kasi nga po, mahina po ako sa physics. Hindi ho ba, sir? Mahina po ako sa physics? Oo nga po. Mahina nga po sa physics si Iris. Sir, sandali lang po ah. Kukunin ko lang po yung gamit ko para sa tutorial ninyo sa akin. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa kung ganon. At ipaghanda kita ng mainom mo, sir. Lani, lumabas ka nga muna sa kwarto mo at tulungan mo ako dito sandali. Bakit po, inay? Anak, medyo sumasakit na naman kasi itong balakang ko eh. Kaya ikaw na muna ang maghanda ng merienda para sa bisita ng kapatid mo. Naririto kasi ang guro ng kapatid mo eh. At tinuturuan siya sa subject kung saan siya mahina. Ha? Ibig yung sabihin? Tutor? Oo. Teacher daw siya ng kapatid mo. At napagkasunduan yata nila, natuturuan siya ng teacher mo dito sa bahay. Ewan ko ba, nagulat din ako eh. Eh, ganun pa man, mabuti na rin yon. At nagpapakita ng determinasyon ang kapatid mo na mag-aral mabuti. Kaya sige na. Ganun po ba? Oo, kaya pumunta ka na sa kusina at ipaghanda mo na ng merienda ang teacher ng kapatid mo para naman hindi tayo nakakahiya. Eh, siya na nga tong teacher ang pumunta dito sa bahay para turuan ang kapatid mo. Oh, nakuha mo na ba? Ano pa ang hindi mo naiintindihan sa lesson natin? Ay, ang guwapo-guwapo mo talaga, sir. Iris? Ano po ulit ang sinabi mo, sir? Ang sabi ko ay kung naiintindihan mo ba ang lesson mo. Ah, opo, sir. Good evening po, sir. Merienda muna kayo. Oh, Lani, mabuti naman at gising ka pa. Akala ko natutulog ka na eh. Ano ba naman itong si ate? Wrong timing? Magpahinga ka muna, sir, at kainin mo itong inihanda kong merienda mo. Ate, ilabag mo na lang dyan. Ako nang bahala kay sir. Sige na, matulog ka na. Sige po, sir, ha. Kayo na muna ang bahala sa kapatid ko. Pwede bang dito ka muna sa sala? Ho? Siya nga pala, Iris. That's all for the night. Ha? Tapos ng isang oras nating session. Sa ibang araw naman. Siya nga pala. Iris, that's all for tonight. Tapos na ang isang oras nating session sa ibang araw naman. Siya nga pala.
Lani, flowers for you. Ha? Sir? Para sa akin ang bulaklak na to? Oo. At siya nga pala, pwede bang Jerry na lang itawag mo sa akin? Total, wala naman tayo sa school. Sige. Ikaw ang bahala. Kuya Jerry. Ganun na ba ako katanda sa paningin mo para tawagin mo akong kuya? Ha? At huwag ka sanang magagalit kung ipagtatapat ko ang nararamdaman kong pag-ibig sa'yo. Jerry? Ang mga bulaklak na ito ay nagpapahiwatig ng marubdob kong pag-ibig sa'yo. At ikakatuwa kong labis kung hahayaan mong ipakita at iparamdam ko sa'yo ang aking pag-ibig. Pero, sir, kailan lamang tayo nagkakilalang dalawa? Alam mo, walang pinipiling lugar at oras ang pag-ibig. At alam ko na, hindi lamang kita gusto, kundi mahal na kita, Lani. Eh, hindi kaya masyadong maaga yung sinasabi mo, sir? Handa akong maghintay kung kailan mo ako matututunang mahalin. Pero sa ngayon, tanging pagpayag mo dahil unang kita ko pa lang sa'yo, nabihag mo na ang aking puso at damdamin. Kahit sana, pareho ang ating nararamdaman. Mahal kita, Lani. At handa kitang pakasalan sa lahat ng simbahang gusto mo. Ano? Wala kayong napag-usapan kung magkano ang ibabayad mo sa teacher mo? Wala ho. Bakit ganun? Bakit niya binigyan ng bulaklak si ate? Kinakausap kita. Bakit natahimik ka dyan? Ano ho ba ulit ang sinasabi niyo, itay? Nako, batang ito. Binge na yata. Yan ang napapala mo kasi sa kasi cellphone mo. Nabibingi ka na. Pumasok ka na nga sa kwarto mo at matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Oh, bakit ikaw ang naghatid sa teacher ng kapatid mo? Nasaan ba si Iris? Teka, may hawak-hawak kang bulaklak. May iba pa bang nanggaling dito sa bahay nang hindi ko nalalaman at nang itay mo? Wala ho, inay. Kay Jerry nanggaling ang bulaklak na to. Jerry? Sinong Jerry? Yun pong guru ni Iris. Ano? Sa kanya galing ang bulaklak na yan? Ay, teka, akala ko ba nagpunta siya dito para turuan ang kapatid mo? Oho, tama kayo. Para turuan si Iris. Pagkatapos, para ibigay sa akin ang mga bulaklak na to. Ha? Bakit? Nanliligaw ba sa'yo ang guro ni Iris? Opo, inay. Nanliligaw si Jerry sa akin. Umalis na pala si Sir. Oh, Iris, gising ka pa pala. Bakit ganun, ate? Bakit ka binigyan ng bulaklak ni Sir? Kasi manliligaw daw siya sa akin. At gustong-gusto mo naman.
sinagot mo siya agad? Nobyo mo na siya ngayon? Susto naman. Hindi pa siyempre. Maniligaw muna siya sa akin. Matulog na nga tayo. Inaantok na ako eh. Hindi maaaring si ate ang liligaw ni sir. Hindi pwede. Kailangan makagawa ko ng paraan para ako ang mapapangasawa ni sir at hindi si ate. Hindi mong sabihin, kaya niya tayo inilibre ng dalawang beses ay dahil kursunada niya ang ate mo? Oo eh. Kilig to the bones pa man din ako nang pumunta sa bahay. Yun pala, si ate ang sadya niya. Kaya pala, sunod-sunod ang panglilibre sa atin. Gusto lamang palang magpalakas sa'yo. Pero hindi ako papayag. Ha? Hindi ka papayag? Na ano? Na si ate ang liligawan niya. Ano? Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang maging bayo si sir? Hindi ka nga nag-aaral eh. Eh malay mo, ipapasa ka niya. Ayaw ko siyang maging bayaw. Dahil ang gusto ko, siya ang magiging asawa ko. Ano? Oo, Charis. Ako ang dapat naliligaw ni sir at hindi si ate. Pwede ba naman yun? Ang ate mo nga ang kursunada niya eh. Wala kang magagawa dun. Meron pa akong magagawa. Anong magagawa mo, Aber? Huwag mong sasabihin pagbabawalan mo si sir na ligawan ng ate mo. Tapos ikaw ang magpapaligaw sa kanya. Oo. Ano? Ano ka ba naman? Si ate mo ang bagay kay sir. Kasi kunti lang ang diferensya ng edad nila sa isa't isa. Katulad mo, parang pamangkin ng agwat ng edad ninyong dalawa eh. Hindi naman nasusukat sa agwat ng edad ang pag-ibig eh. Eh ano nga ang gagawin mo? Alangan namang uutusan mo si sir na huwag ligawan ang ate mo para ikaw ang ligawan. Hello? Gagawin ko ang lahat para ako ang makakatuluyan ni sir. Friend, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ang ate mo, ang kursunada ni sir. Dapat mong tanggapin yun. Mahal na mahal kita, Lani. Kailan mo ba ako sasagutin? Kailan mo ba gusto? Anong ibig mong sabihin sa tanong mong yan? Ibinabalik ko ang tanong sa'yo kung kailan mo gusto kitang sagutin. Eh, kung ako ang tatanungin mo, kahit sa oras o sa minutong ito muna ako sagutin. Okay. Wish granted. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, sa lahat ng teachers, ikaw tong... Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mahalin ka. Mahal na mahal kita, Lani. At ipinapangako ko, hinding-hindi ka magsisisi. Uy, tama na. Nandito tayo sa park. Talaga? Sinagot ka na ni Lani? Oo, pare. Eh, paiinumin kita sa araw na to. Okay. Let's celebrate. At sana sa susunod na pagpapainom mo sa akin, pag-ikakasal na kayo ni Lani. Okay? Darating din tayo dyan, pare. Dahil matagal ko nang napaghanda ng bagay na yan. Kasi nga pala, binabati kita. Dahil sa wakas, natagpuan mo na rin ang babaeng matagal mo nang hinahanap.
Salamat pare ha. At dahil dyan, ikaw ang magiging best man ko. Bakit tatatlo lang tayo? Nasaan si Iris? Nasa kwarto. At masakit daw ang ulo. Oh, ngayon kung masakit ang ulo, hindi nakakain? Lalong magkakasakit yon kung hindi kakain. Kaya tawagin na ninyo siya nang makakain na siya. Nani, tawagin mo na ulit ang kapatid mo. At nang sabay-sabay na tayong kakain. Opo, inay. Irish, halika na daw, sabi ni Itay, para sabay-sabay na tayong kakain. Hindi, ayoko! Irish! Irish, halika na. Kumain na tayo. Ayoko. Alam mo, lalo kang magkakasakit niyan kung hindi ka kakain. Kaya halika na. Mas maganda kung may laman yung tiyan mo. Ayoko sabi eh. Bakit bang kulit-kulit mo, ate? Hindi ka dapat maripasan ng gutom. Magkaka-ulcer ka niyan pag hindi ka kakain. Pakialam mo! Wala ka namang pakialam kung ano nararamdaman ko. Anong sinabi mo? Teka nga muna. Bakit ba parang galit ka sa akin? Galit ka nga ba sa akin? Alam mo, kanina pa kita napapansin eh. Nagtatampo ka ba? Kung may galit ka sa akin, sabihin mo na ngayon. Sa akin ka magalit. Huwag mong idamay ang sarili mo. Kaya halika na. Kain na tayo. Kakasakit ka niyan! Kunwari ka bang concern eh. Gustong-gusto mo namang magkakasakit ako. Irish, ano ba yung pinagsasabi mo? Kapatid kita. At ayokong nakikitang magkakasakit ka. Totoo naman. At kunwari ka pa, pero ang totoo, gustong-gusto mong mamatay ako para pag namatay na ako, ay masusolo mo si Sir. Irish! Mag-away kaya ang magkapatid dahil lang sa isang lalaki? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, kaisa rin.
ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw.